Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kumusta? Alam niyo, medyo maganda tong iba-vlog natin ngayon kasi maraming nagtatanong sa comment section ko way back 1 year ago. Tapos hindi ko pa pala siya nagagawan ng content. So naisip ko, gawin ko siya ng content ngayon. Ito yung tanong na napaka in-demand. In-demand na tanong na maraming mga students natin, lalong-lalo sa engineering or yung mga nagbabala kumuha ng engineering course, ay ito yung talagang number one nilang katanungan. Lalo't-lalo na kung hindi sila ganun ka-confident sa skills nila sa mathematics. So, anong klaseng tanong to? Ayan, nasa title na ng ating YouTube video. Ito yung paano ba gumaling sa math? Kasi marami pa rin mga nagsasabi na hindi sila magaling sa math, pero nasasabi ng iba na kaya ka nag-engineering kasi di ba magaling ka sa math. Alam naman natin na kapag sinabing isa kang engineering student, talagang napakagaling mo sa math. So, parang may isip po sa sarili mo na eto na ba yung galing ng isang engineering, I mean, pasok ba to sa pagiging isang engineering student, itong aking galing sa ngayon sa mathematics. So, mapapaisip ka, kahit ako during my college days, kahit ngayon, parang sinasabi ko sa isip ko na, ito na ba yung talagang knowledge ng mathematics na kailangan meron ng isang engineering or engineer. Ito, para lang masabi na magaling ka sa math or paano ka gumaling sa mathematics is hindi naman kailangan totally 100% alam na alam mo lahat na pasikot-sikot. Siyempre, meron lang dong fundamentals. Yes, fundamentals. Meron lang talaga doon yung sinasabi natin at least yun ma-master mo. Yun yung mga bagay-bagay sa mathematics na kailangan talaga ma-master mo agad. So, isa-isahin natin. Bibigyan ko kayo ng 5 tips na yun yung talagang dapat ma-master ng isang tao para gumaling siya sa mathematics. So before we proceed with our vlog, don't forget to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. I have my Facebook page and Instagram. You can follow me on that social media accounts. So okay, let's start with our vlog. Dito na tayo sa ating number one na tip para gumaling ka sa math. Ay, i-memorize mo dapat yung mga formula sa pagkuha ng perimeter, area, at volume. Yan yung pinakamahalaga, pinaka-basic na basic. Area, perimeter, at volume, lalong-lalo na ng mga square, rectangles, triangles, and circles. Yan yung pinaka-basic. So, ayan, ilalagay ko dito, ito yung mga formula, ito sa perimeter. Ayan siya guys, sa perimeter. Meron din tayo sa pagkuha ng area. Ayan, lalagay ko lahat dyan sa gilid. And, meron din tayo sa pagkuha ng mga volume. Ayan. So, yan yung mga basic formulas na kailangan alam na alam mo kasi once alam mo na yan, kaya mo nang double in lahat ng math problems. Kumbaga, yan yung pinaka-basic knowledge na kailangan malaman natin para masabi na tayo ay gagaling talaga sa mathematics. May mga problems kasi na alam mo itong mga basic formulas na ito is talagang masasagutan mo siya. Hindi na kailangan pang alamin mo yung ibang formula. I mean, mapupunta ka doon sa formula na yun. Magkakapag-derive ka using these formulas kasi lahat, diba, ito yung pinaka-base. Ito yung pinaka-umpisa ng lahat. So, yan yung dapat ma-master. Kailangan alam mo yan, i-memorize mo, and kailangan isa-puso mo siya. Number 2, kailangan alam mo si My Dear Aunt Sally. Kilala niyo ba si Aunt Sally? My Dear Aunt Sally, it is the M-DAS rule. Ito yung talagang medyo nagkakaroon ng debate kung ano ba yung tamang sagot. Pagka meron kang equation na consisting of multiplication, division, addition, subtraction. Tapos, pagdating sa answer, nag-iiba-iba tayo ng answer. So, ito yung pinaka-mahalaga dapat alam mo kung gusto mong matawag kang magaling ka sa math. Kasi, M-DAS rule, yan yung pinaka-mahalaga. So, My Dear Aunt Sally, yan. Pwede mo siyang tawagin ganun. So, I have an example here. Ito yung 8 times 2
plus 3 minus 10 divided by 5 plus 6 minus 3 times 4. So using the MDAS rule, ibig sabihin, mauuna muna yung multiplication, then susunod si division, then addition and subtraction. So dito, di ba, inuna muna niyang yung mga multiplication, then sinunod, pinakahuli sa subtraction, makikita mo dun sa formula niya, di ba, pa. So, makikita mo dun sa pinakahuli, di ba, 23 minus 12. So, subtraction na yung pinakahuli. So, para makuha mo yung sagot na 11. So, that's a great example of MDAS rule. Kasi, kung iunahin mo yung 2 plus 3 or unahin mo yung 6 minus 3 dyan sa formula na yan, I mean, dyan sa equation na yan, ay mamamali ka na ng sagot. Ito yung number 3 natin, kailangang alamin mo yung grosa. Grosa. Babasahin ko kung ano yung meaning ng grosa. Grosa is yung given required operation, solution, and answer dahil magagamit mo ito sa pagsasagot ng mga word problems sa math. So, di ba karamihan ng mga problems sa mathematics is puro word problems. So, kapag word problems, meron siyang sinasabi na si ganito ay meron 6 apples and si ganyan ay may 5 oranges. So, lahat yun, kapag nagsasagot ka sa mathematics, kailangan alamin mo yung grosa. Ano yung mga clues? Yung parang mga given required operation, solution, answer. So, yun. Ililista mo lahat yun. Kailangan i-analyze mo siya. Hindi yung, ano eh, parang sinasagutan mo siya na nakatingin ka pa rin doon sa word problem. So, dapat ina-analyze mo siya. Ano-ano yung mga given, mga sinabi niya, lahat ng mga binanggit niyang mga keywords. So, given, ililista mo yun. So, pag nalista mo yun, mas madali mo kasi siyang masasagot. Number 4, ito, lalong-lalo kung gusto mo maging engineer, is matuto kang gumawa ng mga illustrations. Kasi sobrang dami sa mga engineering problems, yung magtatanong sila na kailangan mo muna siyang i-drawing or i-imagine. Basta, mas maganda kung i-illustrate mo siya sa papel. Mag-drawing ka. Habang binabasa mo yung word problem, di ba kanina sinabi ko yung grosa. So, dito naman, habang kinukuha mo yung mga given na required operations or kahit na anong mga given, di ba? Mga sinasabi nila given. Kailangan dinodrawing mo rin. Dinodrawing mo rin lahat. Paggamit na gamit na ito, guys, lalong-lalo kapag ka example ha ng mga problems na ginagamitan mo ng mga illustrations sa engineering or kahit engineering and yung mga advanced mathematics. So, bigyan natin ng example. Is itong mga X, Y, and Z axis. So, diba kapag gagawa ka sa analytic geometry ng mga axis, it is composed of X and Y axis lang. So, 2D. Paano kapag 3D? So, kapag ka 3D, ito, kailangan mo na siyang i-graph. So, this is one of the best example ng mga mathematics problems na required you to do illustrations to answer. Kasi, mahirap siyang i-analyze by reading it alone. So, you have to illustrate it para mas madali mo siyang ma-analyze and masagutan. Okay? So, another example of this that requires illustrations for you to completely answer it perfectly is yung mga problems involving projectile motion. So, mas madali kasi kapag like this example, di ba, yung volcano that there is this 25 meters per second velocity. So, yung pag-projectile motion niya when you drew some, di ba, yan katulad niya, may angle, and then mag-drop siya ng negative 20 meters. Mas madali siyang ma-analyze kapag mag-i-illustrate ka. And the other example, this is for engineering na talaga. Sa civil engineering is the movable loads. So, if you encounter this na, this kind of problem sa engineering, this is nasa strength of materials. Ayun, hindi lang pala siya sa mga civil engineering. Nagkakaroon din kasi ng strength of materials yung ibang mga engineering majors. So, yung mga movable loads, it requires you to prepare an illustration before you answer it perfectly. Yan. Katulad niyan, di ba? Kasi maglalagay ka ng mga ilang meters, ganyan, kung ano mga distance. So, talagang very crucial. So, you have to illustrate it. And the other one is the buoyancy. So, pwede ka naman sumagot kapag talagang memorize na memorize mo na yung mga ganitong klase ng problems, buoyancy. So, it requires you to
grow something and then you will see it na nasa ilalim siya ng tubig at meron siyang height sa taas from below the water elevation papunta doon sa top ng isang or isang cylinder na nilubog mo. So, yan yung mga problems na it requires you to illustrate. But kapag nasa ano ka na kasi, nasa mga board exam, so this will really take time, no? Kapag ka magsusulat ka, kasi sa board exam, if you have 100 questions, and it requires you at least 3 minutes per questions para matapos mo yung 100 questions on a given time. So, kung mag-drawing ka pa ng illustration, is matagal. But at least, during your college days or during your high school days, di ba, kailangan matuto kang gumawa ng illustrations and then after some years, mamamaster mo na siya and then pipikit ka na lang tapos may imagine mo na lang, di ba? Hindi ka na mag-illustrate. So, ayun. Kung gusto mong gumaling sa math, you have to illustrate it. Lalong-lalo kung nagpa-practice ka pa lang, di ba? Kung ikaw ay hinahasa mo pala yung sarili mo sa mathematics. So, kailangan i-illustrate mo siya. And ito na yung pinaka-last natin, guys. Yung pinaka-last kong tip sa inyo is, kung gusto nyo gumaling sa math, is be familiar with the proportions. Ito yung mga ratio and proportion. Kasi most of the time, kapag gagawa ka ng estimates or lalong-lalo in real life, ito yung mga sinasabi nating mathematics na talagang magagamit mo in real life. Kasi, di ba masasabi mo, ano ba ito? Magagamit ko ba ito kapag nagtatrabaho na ako? Di ba yung mga ganitong klase ng formula, magagamit ko ba ito? Ganyan yung mga katanungan, di ba? Yan yung mga katanungan ng mga estudyante na hirap sagutin yung isang math problem kasi hindi naman daw magagamit niya sa totoong buhay eh, bakit daw natin yung pinag-aaralan. So, ayun. Pero meron doon talagang magagamit. Gamit na gamit hanggang ngayon. Gamit na gamit yan, lalong-lalo in real life talaga, is yung ratio and proportion. If you master the ratio and proportion, talagang hindi ka na maliligaw sa mathematics. Yan yung mahalaga. Mahalagang mahalaga. From yung number one tip ko kanina, kailangan alam mo yung mga basic formulas ng area, volume, and perimeter ng square, rectangle, triangle, and circle. Hanggang lahat-lahat ng mga binanggit ko, ito yung talagang masasabi kong mahalaga. Hindi mo ito magagawa kung hindi mo alam yung 1 to 4 kanina na binanggit ko mga tip. So, etong number 5 is be familiar with the proportions. At tulad na itong ibibigay nating example, ito yung 2 over 3 or 2 thirds is equal siya sa 4 over 6 or 4 6, diba? Kung ma-analyze mo siya, 2 thirds talaga is equals to 4 6. So, yan yung klase ng mga proportions. Like, 5 over 15 is equals to 1 third. So, kasi, di ba, 5, 10, 15. So, kapag ka gumawa ka ng hinati mo yung 15 into 3, 5, 10, 15. So, tatlong 5 is equals to 15, di ba? Like, yung 1, kapag tatlong 1 is equals to 3. So, tatlong 5 is equals to 15 and tatlong 1 is equals to 3. So, 5 over 15 is equals to 1 over 3. So, ganyan yung mga proportions. So, you have to master those para masabing magaling ka sa math, diba? And that's it, guys. Thank you for watching this vlog. And I hope parami kang natutunan sa aking vlog. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me on my social media accounts. Okay, thank you and God bless. Stay safe.